isang masayang tanghalian sa inyong lahat. At nagbabalik, First Beginning, at ngayon ay mabasa tayo ng isinulat na ating isang pag-aaral. Pero bago yun, huwag kalimutan gumamit ng alcohol para sa mga puso mong dinumihan at nagka-germ, isigawa ng mga taong naliloko sa iyo. Kailangan mo din ang pampura para mabura lahat ng sakit na dulo ng taong nakiiwan sa iyo. Pag hindi sapat to, ito to. Okay, pasahin natin muna sinulat ni Rita Mayneri, Mapaglarong Tadhana. Si Cassandra Faith Lopez ay itipo ng babae na nagpapakasaya sa buhay. Pangarap ito ang buo sa kanya, pamilya ang naging pag-asa niya. Nakaplano na ang lahat para sa kanya, pero isang iglap ay magugulo lahat ng kanyang plano nang makilala niya si Jason Fernandez. Si Jason Fernandez ay isang businessman. Marami siyang babae, kung magpalit siya ng babae, parang damit na. Arrogante, walang respeto, kahit sa matatanda, palaging mainit ang ulo. Si Jason ang may-ari ng kumpanya kung saan papasok si Cassandra. Magbabago si Jason kapag nakilala niya si Cassandra? Ano nga ba ang mangyayari sa mga plano ni Cassandra kapag nakilala niya si Jason? Sila ba ang magkakatuloy niya? Yan ang ating alam. Maaaring gumising si Cassandra para mag-apply ng trabaho. Nilipit niya ang kanyang higaan at lumabas ng kwarto. Nakita niya ang nani niya na nag-aanda ng pagkain. Nay, asan po si tatay at si ate? Tanong niya sa nani niya. Natutulog pa ang ate mo at ang tatay mo naman ay maaga umalis. Sagot ng kanyang nanay. Anak, halina na at kumain na. Aya ng kanyang nanay. Pagtapos kumain, Cassandra ay gumayak na siya at nagpaalam sa kanyang nanay. Masayang umuwi si Cassandra sa kanilang bahay. Napaka-irresponsable mo naman. Kung gusto mong tumagal dito, ayusin mo yung trabaho mo, sabi ni Jason habang nakalito. Humarap si Jason na nagulat si Sandra na makita niya ang kanyang boss. Ikaw yung babaeng tatanga-tanga, sabi ni Jason habang nakaturo yung daliri kay Sandra.
Hindi naman nakapansalita si Sandra dahil hindi niya inakala na kanyang boss ay yung nakabanggaan niyang bambong na lalaki. Bawal ang tatanga-tanga rito sa kumpanya ko, kaya ayusin mo yung trabaho mo, sabi ni Jason. Opo sir, mag-iingat na po ako sa susunod. Lumabas ka na at magtrabaho. Di kita sinusweldo ka para tumahan. Makalipas ang ilang buwan, umayos ang pakikipuha ni Jason kay Sandra. Hindi na siya madalas naiti ni Jason. Palagi silang sabay kung umuwi kung kaya't madaming galit kay Cassandra. May naging kaibigan naman si Sandra sa kumpanya pero marami pa rin galit sa kanya dahil kilala dito ni Sandra ang kanilang boss. Simula na magtrabaho si Sandra sa kumpanya ay madalang na lang magalit si Jason. Madalas na ito lang ang hindi, madalang na lang itong pumunta ng bar at hindi na ito nang bababae. Hindi alam ni Sandra na may gusto sa kanya si Jason. At si Sandra naman ay hindi niya maamin sa kanyang sarili na may gusto na siya sa kanyang boss dahil wala sa kanyang plano ang love life. Umamin si Jason kay Sandra. Sandra, mahal kita. Hindi ko alam kung paano ito nagsimula. Hindi naniwala si Sandra sa sinabi ni Jason. Dahil ilang buwan pa lang silang magkakilala at marami itong babae. Sir, huwag naman kayong magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro, Sandra. Sana pagbigyan mo ako may parangdam sa iyo na mahal kita. Hindi alam ni Sandra kung ano ang sasabihin niya kaya umalis na lang siya. Nagpursigis pa rin si Jason ay parangdam ang kanyang nararamdaman kay Sandra. Niligawan niya ito, inatinsundo at binigyan araw-araw ng bulaklak at tsokolate. Hindi nagtagal ay unti-unti na niyang napatunayan na mahal talaga siya ni Jason. At naamin na niya sa sarili niya na mahal niya si Jason. Habang kumakain ang dalawa sa isang restaurant ay tinanong Sandra si Jason. Jason, mahal mo ba talaga ako? Oo, mahal na mahal. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung mawawala ka. Sagot ni Jason kay Sandra. Jason, sinasagot na kita. Sandra, pakiulit mo nga yung salita mo. Sinasagot na kita at mahal din kita. Sandra, wala nang bawian ha. Ako ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo dahil sinagot na ako ng babaeng mahal ko. Makalipas ang ilang taon, naging masaya ang relasyon ni Jason at Sandra. May away, tampuhan, selosan, pero sa muli ay nagbabati pa rin sila. Isang araw habang nagtatrabaho si Sandra ay may dumating na babae, maganda, mahaba ang buhok, maganda ang hubog ng katawan at parang model. Miss, andyan ba si Jason? Bakit kaya nito hinaharap si Jason? Tanong ni Sandra sa kanyang sarili. Andito po, bakit? May appointment po ba kayo? Wala akong appointment, nandito ako dahil dadalawin ko yung fiancé ko. Fiancé niyo po si Seth? Oo, bakit? May problema ba? Wala po ma'am. Sige po, pasok na kayo. Pagkapasok ng babae sa office si Jason, ay napaiyak na lang si Sandra. Tila gumuho ang mundo ni Sandra nang malaman niya may fiancé na ang kanyang boyfriend. Gusto niya kausapin si Jason pero natatakot siyang malaman ang katotohanan. Pagkatapos ng nalaman ay umalis si Sandra sa opisina. Pagpasok na pagpasok ni Sandra sa loob ng kwarto niya ay tinawagan niya si Jason. Ilang minutos at sinagot na ni Jason ang tawag. Hello Jason? Sino to? Natigilan si Sandra ng babae ang sumagot sa cellphone ni Jason. Sino ka? Asa si Jason? Ako yung fiancé niya. Nasa CR si Jason. Naliligo. Sino ka ba? Hindi nakasave yung numero ko dito sa cellphone ni Jason. Hindi na sumagot si Sandra at pinatay na ang tawa. Gumuho ang mundo ni Sandra. Iyak ng iyak. Hindi niya alam kung paano lalampasan yung sakit na nararamdaman niya. Nakapag-desisyon na si Sandra na makipag-iwalay kay Jason. Tama ang nanay nito. Hindi siya bagay kay Jason.
Jane, nandiyan ka na pala. Opo, Mama. Ang lalim po kasi ng iniisip nyo, kaya hindi nyo nakita nang dumating ako. Sagot ng bata sa kanyang ina. 5 taon na si Cassie at 5 taon na rin nagdurusa ang kanyang ina, liid sa kaalaman ng bata. Gusto kong sabihin ni Sandra kay Jason, pero natatakot siya na hindi tanggapin ang bata at masaktan lang ang bata, kaya itinago na lang niya si Cassie kay Jason at nagpakalayo-layo. Pumunta siya sa isang lugar na wala sa kanyang nakikilala at doon tumira kasama ang kanya. Grabe naman yung ending ng story. Hindi ko nakala na yun ay flashback lang pala. Mahusay yung pag-aasi nila. So maraming salamat mga ka-Crispy Top Buyers. Huwag kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para sa maraming pang-video. Paalam!